Ang tagal! Ang babagal! Reklamo ni Cleo nang tuluyan kaming makapasok. Ngayon ay nakaupo ito sa malapad na couch na mukhang hindi mapakali. Wala si senyorito dito. Nasa Amerika pa. Isang buwan na nga eh. Anima ng salumi kaya mas lalong sumama ang hilat siya ng mukha ng babae. Ano? Tawagan mo kaagad at ipalam na nandito ako. Kailangan naming isettle ito kaagad. I will stay here hanggang sa bumalik siya. Tutal may karapatan naman ako sa mansyon na to. You knew it, right? Nasa habilin yon ni Lolo Ben. And besides, ngayong magkakaanak na kami, mas lalo pa akong magkakaroon ng karapatan. Nakataas noong wika ni Cleo, kaya kapwa kami natameme ni Manang Salumi. Hindi ko akalaing ganito kalala ang kasamaan ng pag-uugali ng babaeng ito. At napakataas pa ng tingin sa sarili. Ngayon ko palang kasi ito nakaharap talaga dahil noong unang pumunta ito rito ay nakakulong ako sa kwarto noon. O ikaw! Biglang turo nito sa akin. Ikuha mo nga ako ng malamig na tubig. Nakakairita kayong lahat. Nakaka-bad trip. Wala pa si Dalton. Inis na utos nito kaya napakurap ako. Cleo, ma'am, hindi po katulong si Fernanda rito. Ako na lang pong kukuha. Voluntaryo ni Manang Salome kaya napakunot ang noon ng babae. Hinagod pa ako ng masamat. Mapanglait na tingin nito mula ulo hanggang paa. Correction, senyorita nang itatawag niyo sa akin. Saka ano, hindi siya katulong dito? Ano ba siya? Hardinera? Labandera? O taga-kuskus ng Inidoro? Puno ng palalait na sambit nito kaya napayuko na lamang ako at ngayon ay mas lalong nakaramdam na sobrang paliliit sa sarili. Diyos ko, kung ganito klaseng amo lang din naman ang pagsisilbihan ko, mas maigi nang nakakulong ako sa basement. Mabuti na lamang at may isang tauhan na biglang dumating kaya hindi na kami nakapagpaliwanag pa ni Manang Salome. Tapos ng oras ganda, bumalik ka na sa langga mo. Anito sa akin kaya mabilisan ako nagpaalam kay Manang Salome. Teka, what is happening here? Gosh, maarting sambit pa ni Cleo na hindi na lang namin pinansin. Ang tauhan na naghatid sa akin patungo sa basement dahil inasikasa pa ni Manang Salome ang babaeng ipokrita na mata pobre pa. Si bossing kasi hindi nag-iingat. Ayan tuloy, bumalik ng asungot at nagre-renay-renahan pa. Kwento nito na kusang binuksan ng usapan. Napalunok ako ng mariin at hindi na lang nagkomento pa hanggang sa pinasok na nga ako nito sa basement at pinagsaraduhan ng pintuan. Ngayong mapag-isa ay mas lalo kong naramdaman ang hindi maipaliwanag na pagwawala ng dibdib. Napaisip ako ng maigi sa mga pangyayari. Kung totoo ngang nabuntis ng halimaw ang Cleo na yon ay hindi naman posible dahil naalala ko na may kinuwentong pangyayari si Manang Salome noong nakarang buwan na nagkainuman raw ang dalawa at natulog pa sa isang kwarto kaya tiyak na minangyari nga sa kanila. Umaandar pa naman ang pagiging malandi ng halimaw na yon kapag nakainom kaya hindi yun imposible. Ako nga na mukhang basahan ginagamit niya. Yung Cleo pa kaya na kahit pangit ang pag-uugali maganda naman talaga at sexy pa. Napabuga ako ng malalim ng buntong hininga saka napahawak sa dibdib kong bigla ang nanikip para ako nasasaktan kahit wala namang nananakit sa akin ngayon. At para pagaanin ang hindi mapakaling damdamin ay humiga na lamang ako sa nakalatag na higaan ko sa sahig. Kaso biglang pumasok sa isipan kung huling nangyari sa amin ang halimaw dito sa higaan na ito. Bago siya umalis kaya mas lalo lang na hindi mapakaling isip at damdamin ko. Buisit, ano bang nangyayari sa'yo Fernanda? Bakit ka nagkakaganito ngayon? Pagmamaktol na kausap ko sa sarili. Kaya wala na akong ibang napagrisikitahan kundi ang mga biskuit na binigay ni Manang Salome. Ito na atang tinatawag nilang stress eating. Ngayon nandito na si Cleo at pinapangalanda kang pinagbubuntis ang anak ng halimaw. Ano na kayang mangyayari? Saka ako, mananatili pa kaya akong bihag dito o baka didespechahin na ako ng tuluyan. Napakaraming katanungang pumapasok sa isipan ko. Kaya pagkatapos kumain ay dahan-dahan ko na lang na ipinikit ang mga mata para walain ang kabaliwan sa sarili. Kinabukasan ay lumipas ang isang araw na natili lang ako mapag-isa sa basement. Wala pa ako naging balita sa kung anong nangyayari sa mansyon dahil bukas pa maghati ng pagkain si Manang Salome. Pero yung isip ko naman doon lumilipad sa kung nalaman na ba ng halimaw at kung ano ang naging reaksyon niya sa pagdadalang tao ni Cleo na yun. Emosyonal na lang akong humiga pagkatapos kumain ng biskuit at prutas na binigay pa ni Manang kahapon. Hindi man ako nabusog, pasalamat na lang ako't nagkalaman ng sikmura ko. Ewan ko ba, may mga pagkain kasi na gustong gusto kong kainin.
Kaya mas lalo ako nagiging matamlay. Ngayon pa talaga umatake yung cravings-cravings nito na dati-rati kontento lang naman ako. Kahit na tuyo, hindi kay asin. Kaya naman hirap ako matulog kinagabihan. Ramdam kong malalim ang gabi ngunit ayaw pa rin akong dalawing ng antok. At sa pilit at unti-unti kong pagpikit ay naaninagan kong marahang pagbukas ng pintuan. Kaya muli ako napadilat. Manang sa lumi, marahang sambit ko dahil wala naman ako ibang taong inaasahang papasok maliban sa kanya. Pagkain mo! Sagot isang boses na hindi naman kay Manang at nagmumula pa sa isang lalaki. Kaya kagad ako napatayo sa pagkagulat. Dahan-dahan ang pagbukas nito sa pintuan sa kadu na lang nilapag ang dala niya. Hindi na ito pumasok sa loob kaya hindi ko na naaninag pang itsura nito. Pero sigurado akong isa ito sa mga tauhan ng halimaw. Nagtataka man at lubhang nagulat dahil unang beses itong natauhan ng halimaw ang naghatid sa akin na pagkain ay nagpasalamat pa rin ako. Salamat po kuya. Pasasalamat na sambit ko't wala nang nakuhang sagot mula sa kanya hanggang sa muli nitong siniradong pintuan. Tipid akong napangiti. Mabuti nga't may nagdala pa sa akin ng pagkain ng ganitong oras. Baka nagutom lang yun kaya naglutot baka naawari sa akin kaya ako binigyan. Kinuha kong mangkok na may lamang lugaw at dahil mainit-init pa ay natakam akong kainin to. Lalo pa't biskuit at prutas lang ang kinain ko sa buong araw. Buti na lang at hindi to amoy bawang kaya mas lalong napasarap ang kain ko. Mabilis ko nga itong naubos, dala na rin ang gutom at pagkatakam. Kaya kahit papaano'y gumana ang pakaramdam ko. Nang muling mahiga at tuluyang napaidlip, nagising na lang ang aking diwa na makaramdam ng paghihilab ng tiyan. Kasunod nitong unti-unting pananakit kaya napabangon ako habang napapahawak at napapahaplos dito. Ah! Hindi ko mapigilang maimpit ng sigaw dahil parang hinahalukay ang laman nito. Maya-maya lang inakaramdam naman ako ng biglang pagsusuka. Kaya patakbo kong tinungong maliit na inidoro. Agad ako napasuka kasabi ng paninikip ng aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang sinisilaban ang dibdib ko. Ang init-init at sikip-sikip nito. Nakakaramdam na rin ako ng pagkahilo. Kaya nakadalawang hakbang pa lang ako pabalik sa higaan ay tuluyan na ako napatumba. Maging ang paningin ko'y parang dumoble na. Hanggang sa unti-unti itong dumilim kaya napahilot na rin ako sa sentido ko. Gusto ko nang sumigaw ng tulong ay wala namang makakarinig sa akin. Kaya sinarili ko na lang ang lahat. Ito na marahil ang magiging katapusan ko. Ang matagal ko nang hinihintay na mangyari. Mapait ako na pangiti kasabay ng pag-agos ng butil sa aking mga mata. Magkakasama na tayo, Lola Corazon ko. Sigaw ng aking isipan hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Liwanag, itong unang bumungad sa aking mga mata. Nasa langit na ba ako? Tanong ko sa aking isipan dahil wala akong ibang nakikita. Hindi purong puti. Nilibot ko mga mata sa pag-asang baka makita ko si Lola Corazon. Pero purong padar na kulay puti ang nakikita ko. Miss, are you okay now? How is your feeling? Isang boses ang tuluyang pumukaw sa aking diwa. Kaya saka pa lamang ako buong napamulat. Bumungad sa akin ay isang babaeng nakangitit na kasuot ng uniform pang nurse. Mali, hindi pala ito langit kundi isang ospital. Saka ko pa lamang napansin na swero nakakabit sa kanang kamay ko. Bakit ako nandito at sino nagdala sa akin dito? Nagtatakang tanong ko dahil alam ko napaka-imposible makalabas ako ng basement. Kahit pa man nasa isipan ko na maaring si Manang Salome nagdala sa akin dito. Isang may edad na ginang ang nagdala sa'yo rito. Nasa butika pa siya ngayon dahil may pinapabiling gamot si Doktora Patricio. How is your feeling now? Magalang na salaysay nito kaya tipid ako napangiti. Ibig sabihin ay si Manang Salome nga sumaklolo sa akin. Sa bagay, wala naman talagang iba dahil siya lang naman ang pumapasok sa basement para maghatid sa akin ng pagkain. At talagang tinulungan niya pa ako. Sana hinayaan na lang ako ni Manang na malagutan ang hininga doon. Hindi pa man lang ako nakakasagot ay siya namang pagpasok na isang gina na naka-uniform pang doktor kaya marahil ito na si Dr. Patricio na tinutukoy ng nurse kanina. I'm glad that you're awake now. Kamusta ang pakaramdam mo, Miss Jimenez? Malumani na tanong nito sa akin kaya nginitian ko to. Medyo nakakaramdam po ng pagkahilo, Doc. Pero nawala na po yung paninikip ng dibdib ko. Matapat na sagot ko. Mabuti naman. Goodness. Food poisoning ang dahilan kaya yun nangyari sa'yo. Mabuti na lang talaga at naisugot ka kaagad dito. Kung hindi pati ang baby mo ay mga nganib. Wika pa nito na siyang kinapanlaki ng mga mata ko dahil sa pagkagulat sa huling sinabi nito. Nawalan na ako ng pake sa sinabi nitong napoison daw ako. Nang ibig sabihin lang ay may lumalason sa akin dahil lumipad agad yung utak ko sa huling linyang binigkas niya.
Ho, ano po ang ibig niyo sabihin, Dok? Gusto ko makasigurado. Ngayon ay ramdam na ramdam kong pagdagungdong ng dibdib ko. Dahil sa kaba, bahagya pang napataas ang noon ni Doktora na halatang nagtataka sa tinuran ko. Aren't you aware that you're 6 weeks pregnant? Mas lalong nalaki ang mga mata ko at hindi na napigilan at tuluyang paglaglagan ng mga butil sa aking mga mata. Hindi man ako kagalingan sa salitang Ingles, pero agad kong naunawaan ang sinabi nito. Ako? 6 weeks pregnant? Buntis ako? Parang nagulantang ang buong pagkatao ko sabay hawak sa maliit na umbok ng aking sinapupunan. Nakakabingi ang pagwawala ng aking dibdib ngayon. Well, kung ngayon mo lang nalaman, babatiin na kita. Congratulations, magiging mommy ka na. Masayang sabit pa ni Doktora, kaya mas lalong bumuhos ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko dahil sa nagkahalo-halong emosyon. Kaba, gulat, kalituhan, pero namumukod-tangi sa lahat ang kasiyahan. Sobrang saya ko kahit paman alam kong nabuo ang batang ito sa paglapastangan sa akin ng halimaw na yon. Kahit paman nabuo ito na walang pagmamahal ang namagitan sa amin ng walang puso niyang ama. 6 weeks. Ibig sabihin, mahigit isang buwan na pala ako nagdadalang tao. Dahil sa dami ng nangyari sa akin, hindi ko malang naisip na hindi na pala ako dinadatna ng buwan ng dalaw. Kaya marahil hindi ko maipaliwanag ang pagbabago ng emosyon ko. Kaya marahil ang daming pagkain na gustong gusto kong kainin, kaya pala panay ang pagkahilot, pagsusuka ko, at naging daan pang pagkakalason sa akin para malaman kung may buhay na palang nabuo sa aking sinapupunan. Sa ngayon, kailangan mo pang magpahinga at may mga gamot na kailangan mong inumin para... Hindi natapos si Doktora sa sasabihin nito dahil hinawakan ko isang kamay nito habang luhaan ang mga mata nakatingin sa kanya. Doh, may iba pa po ba kayo na pagsabihan nito? Yung gina naghatid sa akin? Pakiusap ko na ikinailing nito. Don't worry, hindi ko pa ito nababanggit sa kanya kung yun ang inaalala mo. Nakahinga ko ng maluwag sa naging sagot nito. Salamat po, Doc. Sana po wala na po munang ibang makaalam ng pagbubuntis ko. Huwag niyo na po munang ipagsabi sa iba kahit sa ginang nakasama ko sa kung sino pa mang pumasok dito. Nagsusumamot na ninigurong pakiusap kong kinatango nito ng ilang beses. Marahan itong hinaplos sa mga kamay ko sa kangumiti. Oo naman, Miss Jimenez. We will always respect our patient's privacy kaya makakaasa ka. Tuluyan ako na panatag sa sinabi nito. Sa ngayon ay gusto ko manatiling lihim na muna ang lahat. Hindi pwedeng may makaalam nito lalo ng halimaw na yon. Hindi maaaring madami ang anak ko sa kahayupan niya. Nang umalis na si Doktora kasama ang nurse ay mas lalong bumuhos ang emosyon ko. At tuluyan akong napahagulhol ng iyak at hindi nituluhan ng sakit at bigati. Kagaya ng kadalasang nangyayari sa akin, luha na ito ng kagalakan at kasiyahan. Anak, emotional na sabit ko kasabi ng marahang paghaplo sa aking maliit na sinapupunan. May pamilya pa pala ako. Akala ko mag-isa na lang ako mawawala sa mundo. Ngunit mali pala ako. Ngayon ay nabubuhay ang lahat na walang pag-asa at kabiguan sa akin. Mabuti na lang hindi natuloy ang bala kong pagbibigti. Mabuti na lang hindi ako tuluyang nalason. Kaya siguro hindi pa ako pwedeng mawala dahil may sanggol pa sa akin sinapupunan na umaasa sa akin. Ang sanggol na kailangan kong bigyan ng buhay. Lahat na negatibong kaisipan ko at maging ang pagsuko sa buhay ay naglahang parang bola sa isang iglap lang. Ngayon ay may dahilan na ako magpatuloy sa buhay at lumaban para sa magiging anak ko. Patawadin mo si mama, anak. Gusto mo ko ako noon na munti ka mo pa ikapahamak. Hindi ko na kasi alam na nandyan ka na pala. Kaya ngayon pinapangako ko sa iyong lalaban na ako. Magiging matapang at mas matatag pa para sa iyo. Puno ng emosyon ang sambit ko. At alam kong sa mga oras na ito ay bumabalik ng dating Fernanda na siyang matapang at matatag sa lahat ng hamon sa buhay. Kahit paman isang Dalton Monsur ang kalaban ko, ay hindi na ako atras at susuko pa. Kahit napakalabong makawala sa mga kamay ng isang halimaw na kagaya niya, ay kailangan ko nang maghanap ng paraan ngayon para makawala at para mailay yung anak ko sa halimaw niyang ama. Nang mapansin ang pagpihit ng doorknob, ay naputol ang pagiging emosyonal ko. Agaran ako nagpunas ng mukhang hilam sa maraming luha, saka inayos ang sarili at inabangan ng taong papasok na walang iba kung hindi si Manang Salome. Fernanda! Diyos ko, Fernanda! Mabuti't gising ka na! Labis ang pag-aalala sa mukha nito nang makitang gising na ako. At nang tuluyang makalapit ay kagad ako nitong niyakap ng mahigpit. Salamat sa may kapal. Diyos ko, takot na takot akong naabutan ka nakahandusay at walang malay. Putlang-putla ka pat yung bibig mo bumubula. Puno ng takot ang tinig ni Manang Salamit, lumuluhan na rin ito. Ngayon ay naisip ko mga pangyayari bago yung mangyari sa akin.
Huwag ka na mag-alala, manang. Ligtas na po ako, sabi ni Doktora. Pagpapagaan ko ng loob nito matapos kumalas sa pagkakayakap niya. Mabuti na lang talaga, Fernanda. Sabi ni Doktora, food poisoning daw. Paano ka nalason yung lahat ng binibigay ko sa yung pagkain ako nagluto? At mas lalo namang hindi ko magagawang lasunin ka. Saka yung mga prutas at presko ko yung binili sa palengke. At ang mga biskuit naman, hindi pa sirat, malayo pa sa expiration date. Litanya ni Manang, kaya hinaplos kong likuran nito para mapakalma. Siyempre, naniniwala ako sa kanya. Pinoprotektahan niya nga ako laban sa amo niya para hindi ako mapahamak. Gawan pa kaya ng masama? Tama lahat ng sinabi ni Manang, imposible dahil sa mga pagkain binigay niya. Maliban na lang doon sa binigay sa aking lugaw na galing sa isa sa mga tauhan ng halimaw. Ngayon, mas kinailangan kong magmatsyag at magdobli ingat dahil mukhang may ibang tao pa pala na nagpaplano na masama sa akin. Sayang lang, dahil hindi ko yun mamumukhaan. Mukhang sinadya pa at ang hindi magpakita. Muntik na naman ako mapahamak dahil sa pagtitiwala ko, kaya kailangan ko na talagang matutong magmasid at mangilatis. Wala kang kasalanan, manang. Baka nagkahalo-halo na po yung kinain ko kagaya noon. Hayaan nyo na po, matututo na po ako sa susunod. Ani ko na lang at hindi na kinuwento pa tungkol sa hinala ko para hindi na ito lumaki pa. Alam ko namang mapagkakatiwalaan si Manang Salome. Yun nga lang, baka madulas ito at nagkwento sa senyoritong amo niyang halimaw. Kaya sa ngayon, isasarilinin ko na munang lahat. Sarili ko na lang munang nakakaalam at magiging kakampi ko. Siya nga pala, manang, paano niyo po ako nadala dito? Alam niyo po na pinagbabawalan ako lumabas. Paano po ko malaman to ni Dalton? Sunod-sunod na tanong ko, dala na rin ng pag-aalala para sa kanya. Pero ngumiti lang ito na mukhang hindi naman namumroblema tungkol doon. May pahintulit ito galing kay senyorito. Katunayan ang tumawag ako sa kanya at pinaalam ang nangyari sa'yo. Ay siya pa mismo nagsabing naling ka na sa ospital dahil wala si Dr. Melanie. Nagbakasyon pa raw sa ibang bansa kasama ang mapapangasawang foreigner. Paliwanag ni Manang at parang gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko dahil sa nalaman. Hindi niya talaga ako hayaang mawala dahil may pakinabang pangkatawan ko sa kanya at paghihigantihan pa niya. Ito palagi nakatatak sa isipan ko at alam kong yun din naman talagang totoo. Pero syempre, may mga bantay na sumama. Nasa labas sila nitong kwarto mo. Dagdag pa nito, natipid ko lang na kinangiti. Malamang hindi hahayaan ng halimaw na yon na lalabas akong walang bantay. Kahit na nakakulong nang pinapalibutan pa rin ako ng mga bantay. Kapag nasa labas pa kaya? Nang maalalang mansyon, biglang pumasok sa isipan ko si Cleo, kaya naisipan ko magtanong kay Manang Salome. Manang, si Cleo po, nasa mansyon pa rin ba? Ano po ang sabi ng hali? Ni Dalton na nagdadalang taong babaeng yon. Kuryosong tanong ko. Pero hindi ko kayang pigilan ang pagkirot ng puso ko. Isa rin yung sa dahilan kung bakit hindi pwedeng may makaalam na nagdadalang tao rin ako kagaya ni Cleo. Ayaw ko malaman ang malditang babae na yon dahil tsak na hiningi yun matutuwa, lalo pat baliw na baliw yun sa halimaw. Kapag nagkataon, natitiyak kong idadamay lang nun ang anak ko. Maaring ayaw nga sa kanya ng halimaw, pero malay ba natin at baka nag-iba ng ihip ng hangin, lalo pat totoo namang may nangyari sa kanila. At alam ko naman sa aming dalawa ay mas pananagutan siya ni Dalton kaysa sa akin na bilanggong akusado. At ang kaisipang ito'y nagpapabigat sa dibdib ko. Aba, oo, nasa mansyon pa rin. Hindi yun aalis hanggat hindi nakakausap sa senyorito. Maging si senyorito'y literal na nagulantang din. Ang sabi naman niya ay hayaan na raw muna sa client siya nang bahala pag-uwi niya. Natitiyak kong susulpot na langin bigla dahil sa mga nangyari. At ramdam ko rin na kahit hindi nun sabihin, ay nag-aalala yun sa'yo. Paliwanag ni Manang na mas lalong kinakabog ng dibdib ko. Pero syempre, hindi ko to pwedeng paniwalaan dahil may halong biro rin naman minsan ang sinasabi ni Manang. Hindi ko rin alam kung ano mararamdaman ko sa kaisipang makikita ko ulit ang halimaw na siya ring ama nitong pinagbubuntis ko. Hindi po ba nagalit ang matapobring babae na yon na sinamahan niyo po ako dito ngayon? Tanong ko na lang para ibahin ang usapan dahil parang alam ko na kung anong tinatakbo ng kokote ni Cleo na yon. Naku! Kahit na magalit pa siya, wala naman siyang magagawa. Hindi naman siyang amo ko at mas lalong hindi siyang nagpapasweldo sa amin. Huwag mo nang isipin pang Bruhildang yon. Wala rin naman yung alam kung ano ka talaga sa mansyon. Hayaan na natin siya kung anong gusto niyang isipin. Wika pa ni Manang kahit hindi na ako nag-usisa pa. Tama, hahayaan ko na lang siya. Sila ng halimaw. Dahil bakang isang araw ay mabalitaan ko na lang na sila rin ang magkakatuluyan at bubuo ng pamilya. Kung gayon ay mas pabor nga sa akin para wala na sa akin ang focus ng halimaw na yon, kung hindi na sa mag-ina na niya, at baka makahanap na ako ng paraan para makatakas. Pero ewan ko ba, imbis na matuway, nakaramdam lang ako ng kirot sa dibdib.
Pero magmula ngayon, ito na rin ang kailangan kong kontrolin. Hindi na ako pwedeng magpa-apekto pa sa presensya ng halimaw na yon. Pag-aaralan ko na maging kasing tigas kagaya niya. Alam kong mahirap, pero susubukan ko. At para bumalik ang lakas, ay kinain ko na lang mga pinamili ni Manang na prutas. Kung noon tinitiis kong gutom para mapadaling buhay ko, ngayon ikakain na ako para magpalakas. Dahil mukhang hindi lang katawan kong kailangan ng lakas ngayon, kundi maging ang puso kong hindi na ata normal ang nararamdaman. Players POV. Ano nang balita, anak? Sa mansyon ka na ba mananatili ngayon? Kailan daw ba uuwi si Dalton? Yung plano natin na pagtagumpayan mo na ba? Sunod-sunod na tanong ng Mommy Magda. Halatang atat na ito't hindi na makapaghintay na maisagawang mga sunod na plano namin. Irritable ako na pabuga ng usok mula sa sagarilyo. Mom, I'm working on it, okay? Nandito na nga ako sa mansyon at naisagawa ko ng unang plano natin. Yun nga lang, balita ng tauhan natin na nasa ospital ngayon ay ligtas na roon pobreng Fernanda Jimenez na yon. May isa pusa yatang babaeng yun. Mahabang salaysay ko sa kanya na nasa kabilang linya saka muling humit-hit ng sigarilyo. Naku, ano ba? Gumawa ka ulit ng paraan. Kailangan madispatcha ka agad ang babaeng yan sa lalong madaling panahon para itigan na ng Lecheng Dalto na yun ang pag-imbestiga niya bago pa tayo madawit at malaman ng lalaki ng buong katotohanan. Dahil kapag nangyari yun, masasayang lahat ng pinaghirapan natin. Goodbye Bilyones na tang malala tsak nakatapusan na rin natin Cleo. Hindi magkamayaw na talakpan nito bago walang pasabing pinutol ang tawag. Ramdam na ramdam kong gigil at galit niya. Inis naman ako na pasalampak na upo sa kama, saka pinatay ang sigarilyo sa ashtray. Hinilot kong sentidong nananakit dala na rin ang inis at pagkairita. Buisit na buhay to. Ako ngayon ang naiipit at nahihirapan dahil sa naging plano ni Mommy. Kailangan ko na magpanggap na buntis para makapasok sa mansyong ito at may isagawang sunod na plano namin na tinoy para tuloy ang alisin sa landas namin ang Fernanda Jimenez na yon. Kailangan ko panggalingan ang pag-acting ko na kunwari inosente ako at walang kaalam-alam sa lahat ng pangyayari maging sa pagkakilala ng pesteng Fernanda Jimenez na yon para walang magduda. Iyon nga lang ay mukhang mahirapan akong dispitsahin ng babae dahil sa dami ng bantay na dinaig pang isang reyna. Kailangan na siyang mawala sa landas namin para tumigil si Dalton sa pag-iimbestiga. Ano pa nga bang paimbestigahan ni Dalton kung mamamatay ng babaeng yun? Kaya kailangan mamatay ang Fernanda Jimenez na yun na kriminal sa paningin ni Dalton para siguradong hindi kami madadawit ni Mommy dito. Kung hindi pa lang sana tatanga-tanga ang mga tauhang nagmamanman dito na nagpapanggap na kasapi ng mga tauhan ni Dalton ay matagal na sana naming nalaman na hindi pa pala tumitigil sa pag-iimbestigang lalaki. Kaya nung malaman namin kaagad na kumikilos pa rin si Dalton, ay wala na kami inaksaya pang panahon ni Mommy at ang aral ni nagplano. Hindi kami pwedeng mabuliliyasan ng basta-basta, lalo pat ilang buwan din namin pinagplanuhan ng lahat, maging ang pagbura kay Don Benedicto na hindi nadadawit ang pangalan namin, na mananatili kaming inosente at walang kaalam-alam sa lahat ng pangyari, lalo na sa paningin ni Dalton. Well, mabuti na lang at kahit papaano'y mapagkakatiwala ng mga taong binayaran ni Mommy kasama ng ginang na si Lucinda Aquino na siyang nagpanggap bilang Lara Mendez. 2 milyon ang naibayad ni Mommy sa ginang na yon na inutang pa namin para maghanap ng taong mabibiktima at madidiin sa pagkawala ng asungot na si Don Benedicto. Sadyang kawawang babaeng Fernanda Jimenez na yon dahil siyang nakoronohan ng kamalasan. Yun nga lang, masyadong tanga si Lucinda dahil kumuha pa ng isang magandang biktima. Sana lang talaga hindi naakit ng maamo mukha ng pobre at mangmang at babaeng yun. Ang pinakamamahal kong si Dalton. At sana lang din makaya kong magtapang-tapangan sa harap ni Dalton. Dahil sa titig pa lang nun, tumitiklob na ako. Hindi pwedeng masayang lahat na nasimulan namin ni Mommy. Hindi pwedeng mapunta sa walang pinagpaguran namin. Nabaon na kami sa utang sa pag-asang bilyon-bilyon naman ang makukuha namin sa pamilya Monsur. Sudkong tinawagan ng tauhang nasa ospital ngayon na pinagdala ng pobreng babae para kumuha pa ng kalagdagang impormasyon. Magaling na po siya ma'am eh, baka kalabas na nga po sila bukas ma'am. Balita nito kaya naikuyon kong kamao ko. Kasalanan niyo to eh, mga inutol kasi kayo, ang bobobo niyo! Namumula na ako sa inis, sa kapabalibag na tinapon ng cellphone sa kama. Ah! Buisit! Hindi talaga tuloy ng hype ngayong mamahaling lasa na nilagay ko sa pagkain nun. At ako pa talagang nag-isip at gumawa ng paraan kung paano malalason. Pero hindi pa rin tinablan. Shit, nakaligtas ka man ngayon. Pero sisiguraduhin ko matutuluyan ka na sa susunod. Gigil na sambit ko sa hangin. Ngayon kailangan ko na namang mag-isip ng mabilisan para sa susunod na plano,
Lalo pat sigurado kung uuwi na rito si Dalton one of these days. Tiyak na kukumprontahin ako noon dahil hindi na matatanggap na nagdadalang tao ako na siyempreng kunwarian lang muna hanggat wala pang resultang pagpapaturo ko gamit ang similya niya. Nung gabing nilasing ko siya ay naisagawa kong plano kung nakawan siya ng similya. Wala mong nangyari sa amin. Sinigurado ko namang makakakuha ng press kung similyang siyang gagamitin ko para tuluyang mabuo sa aking sinapupunan ng tagapagmana niya. Nangutang pa kami ni Mommy ng ilang milyon para may panggastos at maibayad sa mga eksperto para maisakatuparan ng pagdadalang tao sa magiging anak niya. Ganun ako kadesperada. Kami ni Mommy Magda. At hindi lang dahil malalang tama ko kay Dalton, kundi dahil na rin siya nag-uumapon na kayamanan ng pamilya Munsur na matagal na naming inaasahan ni Mommy maangkin. Sadyang walang naging pakinabang sa amin ang daddy ni Dalton dahil wala man lang yung isang ari-ari ang iniwan sa amin. Na maging ang mansyon ay hindi patuloy ang binigay. Masyado silang maramot, lalo na si Don Benedicto, na tanging pagpapatira lang sa mansyon na itong naging habilin sa amin. Hindi man lang nung naisip na kami ni Mommy ang naperwisyo sa anak ng Sugarol at Barumbado. Kaya nararapat lang sa matandang mamaalam dahil isa yun sa magiging balakid namin. Kinuha kong kupita na may lamang wine. Saka ito ininom. Pagkatapos, inihiga ko na lamang ang sarili sa malambot na kama. Saka dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Kailangan ko na magpahinga. Dahil kailangan ko ng sapat na lakas at pagpaplano para sa darating na bukas. Pagpaplano upang tuluyan ang burahin sa landas namin, ang Fernanda Jimenez na yon. Ano kayang gagawin ni Fernanda? Ngayong kumpirmadong buntis siya at dinadala ang tagapagmana ni Dalton. Ano ang magaganap sa pagbabalik ni Dalton? Magawa kayang mabura ni Cleo sa mundo si Fernanda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.